Magandang araw mga ka-farmers. Kumusta kayong lahat? So, nandito naman tayo sa ating panibagong area ng ating Ampalaya. So, ito na yung partial mga ka-farmers na set up sa ating Ampalaya. So, nasa 1,020 hills mga ka-farmers yung ating taniman sa ngayon. Meron tayong activity sa area natin ngayon mga ka-farmers kung saan tayo po ay nag-install. Tapos na po tayo nag-install ng mga drip tape. So, bali sa ngayon na taniman mga farmers ay mag-apply na po tayo ng mga bagong paraan sa pagpatubig ng ating mga tanim. Ito po yung tinatawag na drip irrigation. So, gumagamit po tayo ng drip tape mga farmers na sa 20 cm yung pagitan ng butas ng tape mga farmers. So, tingnan natin isang dangkal lang. Isang dangkal mga farmers ang bawat mayroon na siyang butas. So, ito po yung initial setup, partial, ng ating Ampalaya mga farmers. So, bali, yung pinaka-importanting mga balag natin mga farmers, yung mga poste sa gilid, yung inuuna natin nasikaso. So, later on, gagawin na natin yung mga poste sa gitna para sa rows na mga ka-farmers. Then, sinit up lang muna natin yung pinakamahirap gawin at pinakamabigat na trabaho, yung pag-sit up ng mga poste sa gilid mga ka-farmers. Yun ang ginagawa natin ngayon. So, isang araw lang ito mag... dalawang araw po mga farmers yung pagtatrabaho natin dito sa mga poste. Kasi isang araw, mayroon kaming natapos. Then, ngayong araw, binuo namin talaga lahat yung mga poste mga ka-farmers. So, the main event sa ngayon mga ka-farmers yung ginagawa natin dito is yung paglalagay ng mga drip tape. Then hindi pa natin na i-set up yung ating mainline mga ka-farmers kasi naghihintay pa tayo na dumating yung mainline na host natin. So pinag-ipunan pa natin ng konti mga ka-farmers para makapagbili tayo doon sa hinihintay natin na mainline ang ating gagamitin dito sa ating taniman mga ka-farmers. So bali yung ating loading na taga-supply po ng tubig para sa ating gagawing tub doon mga ka-farmers ay tapos na po natin na ilatag yung mga hose. 300 meters po ito mga ka-farmers mula sa spring na pinukunan natin, yung sinasabi natin na kabilatan spring. So sa ngayon, ito muna yung setup natin. Hindi pa tayo nakapag lagay ng mga poste per rows mga ka-farmers dahil inuna natin yung pinakamahirap gawin na trabaho na kailangan talaga ng lakas. So dito sa ngayon, isusunod na natin later on. Binibilang pa namin yung mga poste na ilan ba yung poste yung gagamitin natin dito sa ating taniman. Sa nasabi ko ng mga farmers, yung ginagamit lang natin dito, ginagawa muna natin yung pinakamahirap gawin, yung mga main post. Yan. So dito na, mabilis na lang natin na install. Bali dalawang araw lang po ina-install natin ito mga farmers. Ito na yung drip tape. So partial setup lang muna ito mga farmers. So sana po dumating na yung hinihintay natin na ulan kasi sa ngayon hindi po masyadong bihira lang po yung ulan na dumadaan sa ating area. Kaya hindi tayo nagtatanim sa ngayon agad, hinintay natin yung malakas na ulan kahit nakadrip tayo, pero sisiguraduhin natin na ano tayo dito, hindi tayo mahirapan sa pagpatubig kasi maghihintay tayo ng ulan. So may at least mayroon temporary na tubig na nakabaon sa lupa, then follow up na lang po natin yung drip tape natin mga ka-farmers, drip irrigation rather. Okay, so dito dito tayo dadaan sa gitna yung mainline natin, kaliwat kanan. So left and right mga farmers, kailangan natin hatiin yung tape natin hanggang doon. Then doon sa kabila ay ano din natin, i-set up din natin kung anong nakabubuti na paraan at least makatipid tayo sa gagawin natin na mainline mga farmers. So hanggang dito na lang po muna tayo, update po tayo sa sunod na mga